guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. Sawang-sawa na ba kayo sa kahirapan na inyong mga nararanasan at sa mga utang na inyong mga pinagtataguan? So guys, itong ritual na to ay napakabisa para makabayad agad-agad kayo sa inyong mga pagkakautang. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, i-skip mo na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. Kayo ba ay hirap na hirap na sa buhay nyo na puro utang na lamang ang nangyayari kahit na sumasahod kayo, kulang at kulang pa rin pambayad ng utang nyo, pangkain nyo, so wala kayong naiipon. So itong ritual na to ay napakaganda dyan. Ang kailangan lang natin dito sa ritual na to ay tubig. Isang basong tubig po ang kailangan natin. Malinis po yung gagamitin natin na tubig. Kahit anong tubig, mineral man yan, galing sa poso o galing sa gripo, pwede nyo yung gamitin. Huwag lang po madumi ang tubig na inyong gagamitin. At kailangan din natin dito ng asin. So kahit anong uri po ng asin, pwede nyo gamitin yan. At kailangan din natin dito ng cinnamon stick. At kailangan din natin dito ng rose. Kulay red na rose po ang ating gagamitin. Malaki man yan o maliit, pwedeng-pwedeng yung gamitin. Red po ang gagamitin natin na rose. At kailangan din natin dito ng buto ng star anise. So guys, ang star anise, ganito ang itsura ng star anise. Ayan. So kalimitan guys, ay walang buto yan. Pero may mabibili kayo na merong may buto niyan. So ayan guys, tingnan nyo to. Ayan. May buto siya. So kukunin nyo yung buto niyan tulad nito. Ayan. Buto ng star anise. Pero kung wala kayong buto ng star anise, pwede kayong gumamit ng mismong star anise. Ayan. Kahit alin dyan sa dalawa buto o yung mismong star anise ang gamitin nyo, pwedeng-pwede yan. Kailangan din natin dito ng papel. So, kahit anong uri po na papel, pwedeng nyo gamitin yan. So, ganito lang guys ang inyong gagawin. Itong baso, lalagyan nyo ng tubig. So, guys, ang baso na inyong gagamitin ay clear at glass siya. Babasagin siya dapat yung gagamitin nyo na baso. So, lagyan nyo siya ng konting asin para mataboy ang kamalasan. So, lagyan nyo siya ng konting asin. At pagkatapos, ay ilagay nyo yung buto o yung star anise na inyong gagamitin. Itong pirasong buto ng star anise ang ating gagamitin dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 pirasong buto ng star anise ang ating gagamitin. At kung wala kayong buto, ay star anise mismo yung inyong gagamitin. 7 piraso din po nito ang inyong gagamitin. Pero kung may buto kayo, 7 pirasong buto lang yung gagamitin nyo. At ilagay naman natin ngayon ang rose na red. So guys, kung malaki ang gagamitin mo, 7 pirasong petals. Petals lang po na kulay red. 7 piraso po. Kapag naman maliit yung gagamitin mo ganito, ay 1 piraso lang. Ihuhumo siya dyan. So, ilagay natin siya dito. 1 piraso lang guys yung gagamitin nyo. Kapag ganito naman siya kaliit. Pero kapag malaki siya, petals lang yung gagamitin nyo. 7 pirasong petals. So, ayan guys. At pagkatapos, ang cinnamon stick. Ilagay nyo dyan. Kaganyan siya. At pagkatapos, sa papel naman, ay magsusulat tayo dito ng mga wishes natin na makabayad tayo ng ating mga pagkakautang. So, isulat nyo dito na date kung kailan nyo siya ginawa, tunay nyong pangalan, at mga wishes nyo na walang sana. Yung makabayad ako ng aking mga pagkakautang, lahat ng aking utang ay mabayaran ko na at hindi na magkautang ulit. At pagkalooban mo ako ng maraming pera, magandang bahay, sasakyan, pagkalooban mo kami ng magandang kalusugan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, at maging ang aking mga manonood ay ilayo sila sa lahat ng kapahamakan,
bigyan ng magandang kalusugan, makabayad din sila sa kanilang mga pagkakautang, at bigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Pagkatapos, lagdaan nyo pagtapos na kayong mag-wish. Pagkatapos, ay tupiin nyo siya. Ayan, tupiin nyo siya. Then, ilagay nyo siya dito sa ilalim. Ayan, ganyan guys. Ilagay nyo siya dyan sa ilalim. So guys, hindi po kailangan na sa palad nyo siya nakalagay. Dinidemo ko lang po, kaya dito ko lang ipinatong sa palad ko. Gusto nyo, ipatong ko siya dito para hindi nyo sabihin na kailangan po ba nakapatong sa kamay? Kailangan po ba nakapatong sa palad? So guys, hindi kailangan na nakapatong sa palad. Diyan ko lang ipinapatong kasi hindi kasi makita kung ganito ko siya ipapatong. So ayan, tamo, hindi siya makita lahat. Pero kung sa kamay ko siya nakalagay, kitang-kita nyo, di ba? So dito na lang sa kamay ko. Pero hindi naman po kailangan na sa palad nyo siya nakapatong habang ginagawa nyo ang ritual. So ipatong nyo siya sa lamesa, dun sa pinagagawa nyo ng ritual, ipatong nyo siya dun para magawa nyo ng ayos yung inyong ritual. So hindi naman kailangan na sa palad nyo din siya ipatong tulad ng ginagawa ko ngayon guys. Nasa palad ko siya nakapatong. So guys, kapag natapos na kayo mag-wish, ayan, nakasulat nyo dyan, ilagay nyo sa ilalim ng baso at nalagay nyo na din yan. Kahit alin dyan ang unahin nyo, kahit hindi sunod-sunod yan, basta focus kayo sa paggawa nyo, kahit na magsulat muna kayo sa papel, tapos saka nyo ipatong dito, tapos saka ganyan-ganyan, lagay-lagay na yan. Kahit hindi yan sunod-sunod guys, okay lang yan. So, ayan, kapag natapos nyo na itong gawin, energize naman natin siya ngayon para magkaroon siya ng bisa, para tumalab yung swerte sa atin. Ilagay natin siya sa silangan na sinisikatan ng araw. Dapat po nasisikatan ng araw yung parte ng silangan na inyong paglalagyan. So halimbawa sa bintana nyo, nakaharap siya sa silangan. So dun, pwede na dun nyo siya ilagay. Kung wala naman, maglagay kayo ng bangko sa labas, ipatong nyo doon para masinagan siya ng araw. Kayo nang bahala guys. Kung anong pamamaraan ang gagawin nyo, wag lang kayo aakyat sa mga bubong ng kapitbahay nyo. Kasi meron tayong nakausap na aakyat siya sa bubong ng bahay, ng kapitbahay nila, para lang magpainit ng kanyang mga ritual na pagalitan daw siya guys. So wag na kayo magbuwis buhay kapag gagawa ng ganitong ritual. Malaglag pa kayo dun. Kung walang time, walang panahon, o hindi nasisikatan ng araw ang inyong tahanan, ng inyong lugar, ay gamitan nyo ng kulay green na kandila. So magkatabi lang po silang ganyan. So guys, ang pagpa-energize sa kandila, hindi mo hahawakan yung baso at ayan, hintayin mong maubos yung kandila mo na nakaganyan ka. Hindi po ganun. Ang pag-energize po sa kandila ay ganyan. Magkatabi silang ganyan. Ayan. Magkatabi po silang ganyan. O kaya naman ay ganyan. O kaya naman ay ganyan. O kaya naman ay ganyan. Huwag din po na ipapatong nyo dito sa ibabaw. So mag-energize kayo sa kandila, malaki o maliit na kandila, pwede nyong gamitin yan. At hayaan nyo lang na maubos ang kandilang inyong gagamitin. Ang kandila po na gagamitin, kulay green, yellow, o kaya gold ang kulay ng kandila na inyong gagamitin. At kailangan po ay bago ang kandila na inyong gagamitin. So bago sindihan ang kandila, magwi-wish muna tayo na bigyan liwanag ang lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. So sindihan nyo siya at ipaubos nyo dito. So magkatabi po silang ganyan kapag inyong sinindihan. Ito naman ay ilalagay nyo sa ilalim ng inyong higaan, sa kama. Naglalatag lang sa sahig ng mga tulugan nyo. Ilagay nyo sa center table ng inyong kwarto. Wala kayo nun sa likod ng pintuan ng inyong kwarto. Doon nyo siya ilagay. So, kung wala din kayo nun, bahala kayo guys kung saan nyo siya ilalagay. Basta siya ay hindi matatapon doon. Pero maganda ito na ilagay mo sa ilalim ng inyong kama. So guys, ito ay hahayaan nyo sa loob ng isang linggo. At kapag natapos ng isang linggo, kunin nyo itong mga nakalutang na yan. Yung mga nilagay natin dito, kunin nyo yan. Ayan. Halimbawa, ito, yan. Lahat yan, kukunin nyo. Yung tubig lang ang ititira nyo, syempre. Yung tubig lang. Tapos, ilagay nyo siya sa pulang tela. Sama itong cinnamon stick natin. So, kukunin nyo itong ating mga nakalutang na yan. Yung buto, yung bulaklak, at yung... Basta kunin nyo lahat yan, guys. Kunin nyo lahat yan nakalutang na yan. At ilagay nyo sa pulang tela. Pagkatapos, yung papel ay tupiin nyo pa ng mas maliit at isilid nyo din sa pulang tela.
So kapag naisilig nyo na yan, tahiin nyo o kaya naman ay dito sa pulang pouch, isarado nyo at ilagay nyo naman ngayon sa inyong wallet, sa bag o kaya sa bulsa nyo, ilagay nyo ito para kayo ay makaakit, makabayad ng inyong mga pagkakautang. So guys, napakabisa po nitong ritual. Basta ito ay gagawin nyo ng Tuesday o kaya Friday, papasikat po ang araw. At kailangan po ay focus ang pagganap at may paniniwala kayo. So guys, ito ay napakabisa na ritual para makabayad agad-agad kayo sa inyong mga pagkakautang. So lahat po yan ay kukunin nyo. Yung tubig naman po ay itatapon nyo saan merong umaagos. So pwede po sa lababo, pwede sa CR, pwede din sa kanal. Ninyo itapon yung tubig. So basta kukunin nyo guys lahat ito. Ayan, wala kayong ititira. Kukunin nyo lahat yan, pati buto. Kukunin nyo at ilalagay nyo sa pulang tela. So guys, lagi nyo tandaan na ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So guys, lagi nyo tandaan, samahan ng sipag at tiyaga lahat ng bagay dahil hindi po tayo suswerte kung tayo ay tamad at magtitigil lang sa ating tahanan. So guys, ang paggawa nito ay Tuesday o kaya Friday kapag umaga. Kapag gabi naman ay new moon o kaya full moon nyo siya gagawin. Kailangan ma-energize siya sa araw o kaya sa buwan. Kung walang time, ay pwede na sa kandila. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!